Welcome sa ating new topic for today, which is the golden triangle. Related ito siya sa golden ratio. Diba, na-discuss ko na din from my previous video, the golden rectangle. So, meron din tayong tinatawag na golden triangle. So, let's define its properties first. So, ang golden triangle, also known as the sublime triangle, and also an isosceles triangle. So, kung matatandaan nyo sa high school, diba, ang isosceles triangle is a type of triangle na may two equal sides. Ibig sabihin, itong side nito, for this example, is an example of a golden triangle. Ang sabi, ito ay isang isosceles triangle. Meaning, these two sides here are equal. And then, another property or characteristic of an isosceles triangle ay mayroon din siyang two equal angles or two equal interior angles. So, ibig sabihin, itong dalawang angle dito, this dito part, and then this one is equal. Ibig sabihin, kung ano yung value dito sa kabilang side, yun din yung value nito sa other side. A golden triangle is also an acute triangle. So, a golden triangle is also an acute triangle. Ibig sabihin, ang acute triangle ay may property na acute angle din. Ibig sabihin, yung angle sa acute triangle ay less than 90. O, di ba? Hindi siya tataas sa 90 hanggang or 89 lang siya. Kumbaga, ang 90 iba na yon. From 89 below, it is considered an acute triangle. A golden triangle has also three angles in which the proportion is 1:2:2. Na kung bakit yan ganyan ang proportion, ipapakita ko mamaya sa solution natin. Kasi dito sa ating figure, wala pang value ang ating golden triangle. Kung mapapansin nyo, wala pa yung mga interior angles natin. Kasi yan dapat yung hahanapin natin, yung interior angles ng golden triangle. Accordingly, the ratio of hypotenuse to the base is equal to the golden ratio. No, kaya siya tinawag na golden triangle kasi, for example, in this figure, tinawag siyang hypotenuse kasi kung ikakat natin to dito sa gitna, from here sa taas, and then ikakat natin na pa ganyan. So, kung mapapansin nyo, meron tayong mabubuong isang right triangle kapag ikakat natin sa gitna yung isosceles triangle or yung golden triangle natin. So, kung makakat na natin, i-consider lang natin yung isang part. So, meron siyang hypotenuse yung at saka yung dalawang legs, yung long at saka yung short legs. For this golden triangle, ang sabi, ang hypotenuse divided by the base is a golden ratio. So, ibig sabihin, A divided by B is P, which means na ang A, itong long leg ng ating isosceles triangle, and then divided by its base, which is this one, the B, yung whole base talaga, hindi yung kalahating base lang. A over B is equals to phi. The phi is the value of the golden ratio, which is equals to, this one is 1.618. Just always remember na ang phi ay ang symbol for the golden ratio. Now, kaya yan siya na-consider na golden triangle kasi ang ratio ng hypotenuse divided by the base, the total length of the base is a golden ratio. Now, sinasabi din sa mga reference na ang golden triangle daw ay makikita sa mga spikes in regular pentagram. So, yung regular pentagram na sinasabi dito, ito yung tinatawag nating star. Star lang yan siya. Pero, itong mga tips niya to, ito yung mga spikes niya, itong mga ito, ay naka-isosceles triangle. Ibig sabihin, yung kada spike na yan ay ganito yung shape niya. So, hindi ko na lang drino, pero ganun siya. Yung tip ng star o yung regular pentagram na tinatawag. Makikita din daw natin to sa isang decagon or polygon with 10 sides. So, marami pa naman may mga dodecahedron, pero hindi na natin yun i-consider. Itatakil lang natin kung paano makukuha yung angle, pati yung paano yung pagkat ng isang golden triangle. So, now let's solve for the interior angles of an isosceles triangle or the golden triangle. Meron kasi sa mga books, nilagay na nila yung value or yung interior angles na measurement sa isang golden triangle. Ang sabi sa mga reference, ang golden triangle daw ay mayroong 36 at saka dalawang 72 na angles. Meaning, this one, itong angle dito sa taas ay 36 degrees. And then this one, 72.
And then this one daw, and then 72. Now, paano yan nakuha ang mga value na yan? Kasi ang sabi dito 36, ito 72, 'di ba? Kasi ang isang isosceles triangle ay may equal angle, two equal angles, saka two equal sides. Now paano yan natin i-prove na ganyan yung value ng golden triangle? Okay, just remember this one is 36 and then this the two angles below are 72. Now, matatandaan nyo kanina, kinat natin yung ating golden triangle. Nung kinat natin, may dalawa tayong nabuong right triangle. Nung, and then, kinonsider ko lang ang isang right triangle na nakuha natin. Kaya in-isolate ko na siya, which is this one. Ito lang yung sa, nasa right side. Pwede din naman kayo gumamit ng left side. Okay lang din naman yun. Pareho lang din na yung ang lalabas na equation. Now, assuming, diba, assuming the hypotenuse is A, and then, the base, which is B, pwede kang gagawa ng X to and then Y to. Depende sa'yo. It depends. Pareho lang yun ang lalabas na answer. Basta tama yung procedure na gagamitin mo to solve for the interior angles. Now, this one, diba, ang isang whole base natin, yung base ng ating golden triangle ay B. Nung kinat natin siya sa gitna, ibig sabihin, equal ang measurement ng dalawang divided na triangle. Nung dinivide siya, ang B naging B over 2 na. 'Di ba? Kasi kinat na siya into 2. Kaya ang B, hindi natin i-consider tong whole B. So, imbes i-consider na lang natin IB divided by 2 or B over 2. And then A pa rin ang hypotenuse since wala namang nangyari, hindi naman siya kinat. So, gamit ang right triangle, ano yung hinahanap natin? Ilelet na lang natin itong pinaka-tip ng triangle. Let this one, this angle be theta. So, theta yun ang gagamitin natin dyan. So, itong whole angle na to, this one, ito ay theta. Now, kung theta yan yung nasa angle na yan, nung dinivide siya, ibig sabihin, itong angle sa taas, hindi na siya theta kasi kinat na siya into 2. So, ibig sabihin, magiging ano lang siya, theta over 2. Kadalasan ang ginagamit for symbol, for angles, are this kind of symbol, theta. Yun yung ginagamit natin. And then, diba, kinat natin into 2 ang theta, so theta over 2 na lang. Hindi na yan siya theta. Ang theta, yung buong angle ng tip ng isang whole golden triangle. Okay, based dito sa ating right triangle na in-isolate, pwede natin gamitin yung tinatawag nating right triangle na rules na Sokatowa. Pero, considering na ang angle na gagamitin natin ay ang theta. So, theta yung base natin na angle. Di ba, may tatlong angle pa man tayo na naiwan dito. So, itong right angle, which is 90 degrees to. Pag may ganitong mga box-box na yan, right angle yan. And then, it's considered as 90 degrees. And then, unknown din tong isang angle. So, ang gagamitin nating for reference angle ay ang theta. Yung nasa tip talaga ng ating triangle, a golden triangle. So, ang Sokatowa, di ba, ang so ang gagamitin natin kasi para makuha natin to, meron tayong dalawang given na dimension. Ito lang, pati ito. So, hindi tayo pwede gagamit ng ka, yung cosine, which is adjacent over hypotenuse. Kasi wala tayong dimension ng adjacent, this one. Kung ito yung reference angle natin, wala tayong adjacent dimension. So, ang gagamitin natin ay ang so. Yan. Di ba? So means sine is equals to opposite over hypotenuse. Hindi ba? Sine, pag sa high school pa to, sine theta is equals to the opposite over the hypotenuse. Ayan. So, yan yan ang Sokatowa. So, ang gagamitin natin, hindi din natin pwede gamitin yung towa kasi ang towa is opposite over adjacent. Na may wala nga tayong adjacent na dimension or measurement. Ito lang yung meron, B over 2 pati A. So, yung opposite lang, yung meaning ng opposite, kung saan yung reference angle mo, yun yung opposite na side niya, yun yung kaharap niya. This one, di ba? From here, kaharap niya is B over 2. Now, for hypotenuse naman, always naman ang hypotenuse ang paslanting na side. Yung paganito, yung mahabang, pinakamahabang side ng isang right triangle. Na kapag isa-substitute natin to dito sa ating equation, magiging sine, hindi lang yan theta kasi ang reference angle natin, although theta ang reference angle natin, pero nasa figure natin na theta is over 2. So, lalagay natin over 2 equals to opposite. The opposite of the reference angle, which is the theta, is B over 2. So, ilalagay natin dito B over 2 divided by
the hypotenuse. Ang hypotenuse natin ay ang A. So, A ilalagay natin. So, meron na tayong equation. Now, anong next na gagawin natin? Para ma-simplify ito, i-divide mo tong B over 2 divided by A. So, diba, kung, diba ang B over 2 ay paganyan. Now, kung magta-times ka or mag-divide ka ng ganitong klaseng problem, itong A, imbis na i-divide mo, ita-times mo na lang, pero hindi siya times A, kundi 1 over A. Diba ganyan yan sa algebra? Now, kapag simplify natin to, lalabas yan na ganito. Diba? Itong B over 2 divided by A is ganito na lang. Ita-times na lang natin. Pero 1 over A, hindi times A. 1 over A. Tapos B times 1 is B. Now, 2 times A is 2A. So, ibig sabihin, ang lalabas, ang ilalagay na lang natin dito is B is equals to 2A. So, ganyan na. Now, to find the value of a theta, kailangan mong i-times, i-multiply yung others, yung sa kabilang side ng inverse sine o yung arc sine para makuha yung value ng theta. Sa trigonometry naman to, di ba? So, sine, ito yung tinatawag na inverse sine or yung arc sine sa calculator, meron din ganito. Now, yung B over 2, ikakopy lang natin, 2A, B over 2A. And then, di ba sinabi ko kanina na ang A over B ay P, which is the golden ratio. Diba ganito yun? Ang A over B is equals to the value of phi, which is 1.618. Diba? Now, pag dito, pwede mo siyang i-substitute itong this one o this B over A. Now, imbis phi lang yan, kasi diba dapat baliktad kasi A over B is phi. Now, since B over A to, ibig sabihin 1 over phi. Ibig sabihin, pag B over A is equals to 1 over phi. O, diba? Kasi pag i-cross multiply to natin, magiging phi B is equals to A, which is also equals to phi is equals to B, A over B. Diba? Kasi para makancel tong B dito, mag-divide ka ng both sides ng B. Kaya phi is equals to AB. So, dapat, pag simplify na naman natin ulit na naman, para makuha natin yung value ng ating equation. So, magiging theta is equals to 2 over inverse arc sine times 1 over 2 phi. Diba? Kasi 1 half times 1 over phi is 1 over 2 phi. Pareho lang naman yun. Kasi may 2 pa naman na natira. So, yung B over A naging 1 over phi. Katulad sa ginawa natin ditong sample. Makakalculate natin to kasi itong theta over 2 sine or arc sine, inverse sine, 1 over 2 is equals to 1.618. Diba, ang value ng phi ay 1.618. Kaya yan, sinubstitute ko na yung value niya dito para makuha natin ang value ng ating theta. So, now notice na, pag ganito, sa calculator talaga ang gagamitin natin, like scientific calculator. I-input niyo sa calculator ang sine or arc sine, yung shift sine sa calculator, times 1 divided by 2 times 1.618. Ito muna yung kakalculate nyo muna, ito, this one. Ayaan nyo muna yung nasa left side na yan. So, yan muna ang kakalculate nyo sa calculator. Now, pag na-calculate nyo yan, ang lalabas niyan ay theta over 2 is equals to 18. 18 ang lalabas dyan. 18 ang answer. Pag i-calculate nitong sine, shifts arc sine times 1 over 2 times 1.618, ang lalabas niyan ay 18. Try to check na lang. Using the calculator, lalabas na 18 ang sagot. Now, for this one, hindi pa yan ang answer ng theta. Kailangan pa natin tong i-cross multiply. Ganito. Diba, dapat theta na lang matira, wala na yung 2, ang over 2. Now, for theta, diba, i-cross multiply natin, theta times 1 is theta. Now, 2 times 18 is 36, which means that the theta is equals to 36 degrees. Same sa sinabi ko kanina, diba, itong theta, diba, ito yun ang theta, yung this one, sa pinaka-tip ng ating golden triangle. Sinabi kanina na this one is 36, this one is 72, and this one is 72. Hinanapan natin ng proof kung bakit yan siya 36. So, ganito yung pag-solve, bakit nakuha na 36 ang angle ng ating golden triangle. Now, diba sa isang triangle, always yan na ang interior angles ay equals to 180. Diba? Sa isang triangle, buong triangle, ganito, itong mga angle na to,
ang lahat niyan, pag ito-total mo o isa-sum up mo, ang answer dyan ay 180 degrees. Now, since ang theta natin ay 36, i-minus lang natin. So, 180 minus 36 is equals to 144. So, ibig sabihin, may natira pang 144 na angles. Na pero dito, may naiwan pang dalawang unknown angles. Ibig sabihin, i-divide mo lang to into 2 para makuha mo yung dalawa. Kasi itong dalawang angle na to, similar lang ang value nila. Kasi diba, equiangular sila at 2 with 2 equal angles ang isosceles. So, i-divide mo lang to by 2. So, lalabas na 144 divided by 2 is equals to 72 degrees. Kaya, each angle nasa baba or mga base angles ay 72 degrees. Kaya yan, 72, this one. Oh. So, ganyan ang pagkuha ng interior angle for golden triangle. Now, there is also another reason kung bakit natin tinatawag na golden triangle yung isosceles triangle. So, hindi lang dahil yung hypotenuse over the base or divided by the base is a golden ratio, kundi meron siyang properties or characteristics na same sa golden rectangle. Diba yung sa golden rectangle, magkakat ka ng square sa golden rectangle, yung natirang shape na yun ay another golden rectangle. Now, yung characteristics na ganun ay same sa isosceles triangle, which is a golden triangle. Hindi ibig sabihin isosceles triangle ay golden triangle na hindi, iba. Kailangan magiging golden triangle lang siya kapag ganito ang kanyang interior angles. At saka ganito yung interior angles niya, and then the ratio of the hypotenuse over the B is a golden ratio, 1.618. Now, why is it called again a golden triangle? So, when a base angle is bisected, the angle bisector divides the opposite side in a golden ratio and forms two smaller isosceles triangles, which is a golden triangle and a golden gnomon. So, ang sabi dito, meron tayong example for this figure, figure 2, golden triangle figure. So, meron tayong tinatawag na angle bisector. Ang purpose ng angle bisector ay kinakat niya or dinedivide niya ang isang angle into two equal parts. So, angle bisector. So, for this one, sa ating base angle, aminin ng base angle, yung mga angle na nasa base or nasa, yung nasa pahiga, yung horizontal na side ng ating triangle, which is this one. Ang base angles ay ang 72 and 72. Pag i-divide yun siya ng isang angle bisector, makakabuo tayo ng dalawang maliit na isosceles triangles. So, diba, pansinin nyo yung dito sa figure, meron tayong nabuong triangle, which is this one, eto dito part, and then this one, yung mahaba. Now, ang tawag sa nakat natin, mula sa isang buong golden triangle, nag-cut tayo, nag-angle bisector tayo, ginamitan natin ang angle bisector from the base, and then, nakabuo tayo ng dalawang maliit na isosceles triangle, which is a golden triangle and a golden gnomon. So, ito yung tinatawag natin golden triangle, yung isang maliit na mukhang golden triangle, kasi golden triangle pa rin yan siya, kasi ganito yan siya. So, ina-isolate ko yung isang part, which is this one, yung maliit. Kapag gagamitan natin ng angle bisector, ang angle dito ay magiging 36. And then, hindi, nung kinat natin, 72 pa rin yung dito. So, ibig sabihin, 72 pa rin ang angle dito. So, meaning, 72 din dito, kasi 180 man yan. 36 plus 72, and then 180 minus 36 minus 72 is equals to 72. Kaya, consider to siya as a golden triangle. Diba, ang characteristics ng golden triangle ay may 36, 72, and 72. Now, ano naman yung golden gnomon? So, diba, based dito sa ating figure, meron pa tayong natirang, which is this one, oh. Itong figure na to, oh, dito. Ito yung mahaba na may isang angle na 36 degrees. So, ano nga ba yung tinatawag na isang golden gnomon? So, i-discuss ko siya later on kung paano nakuha yung angle ng golden gnomon. Pero, based from here, ang ibig sabihin kasi ng gnomon kapag sa mathematical or sa geometrical figure, kung magkakat ka ng isang figure sa buong example for isang golden triangle sa isang triangle, magkakat ka ng isang triangle. Yung matitira nun ay ang ibig sabihin ang gnomon, yung nung kinat mo, yung natira, kapareho pa rin ng shape nung nakat mo. Diba, nag-cut ka ng triangle. So, yung natira din, triangle din. So, ganun yung ibig sabihin ng gnomon. Now, ang tawag dito ay golden gnomon. Ibig sabihin, in golden ratio din siya. Ang golden gnomon dito, based sa ating figure, meron siyang angle na 36. And then, since kinat mo yung dito, diba, kinat mo yung 72, dinivide mo by 2, ibig sabihin, ang
value dito ay 36 kasi 72 divided by 2 ay 36. Now, yung angle dito, malalaman mo pa rin kasi, di ba, always yan 180 ang ating triangle, ang interior angles for all triangles. So, imaminus mo lang 180 minus 36 minus 36, which is also equals to 108. Ibig sabihin, itong angle dito is 108. Puprove din natin yan ang interior angles ng kung paano yan, kung tama ba itong interior angles na nakuha natin based sa ating pag minus minus lang and pag divide. Kasi meron din yung definition, gagawa natin ang definition, ang golden gnomon, and how to calculate its own interior angles.